Isa sa napakarami syempre na nagustuhan ko sa kanya. Una, malinaw sa kanya na si Lord yung unang mahal niya at hindi ako. And on a more practical side, very responsible na tao si Ivan. Ang pinaka nagustuhan ko kay Joy yung pagiging maalaga niya. Nakita ko yun sa paano niya alagaan ang pamilya niya. Nakita ko rin yun sa kung paano niya alagaan yung mga tao sa paligid niya. Ang pagsasama ng mag-asawa ay panghabang buhay, maligaya, matagumpay. Ang mag-asawa ay dapat may tapat sa Diyos at tinatanggap at naranasan ang biyaya niya na kay Kristo. Naunawaan at tinatanggap ang magbuting balita ni Kristo na napakahalagang pundasyon para sa maka-Diyos at matagumpay na relasyon mag-asawa. Ikaw at ako, sa hindi inaasahang pagkakataon, tayo ay pinagtagpo. Nagsimulang magkakilala, nagkaigihan, at nauwi sa lumalagong pag-iibigan. Masaya siyang isipin, nakaka-excite i-imagine. Ang panalangin namin, 10 years from now, kung loobin ni Lord, may pamilya na kami, may mga anak na kami, nagpapaaral na sana kami ng elementary. And I'm sure, sa biyaya ni Lord, 10 years from now, magkasama pa rin kaming naglilingkod kay Lord kung saan man niya kami dadalhin. Una, nakikita ko na meron kaming maayos na pamilya. Pangalawa, ang pinaka nakikita ko talaga sa amin 10 years from now, ay ginagamit kami ng Diyos para i-equip, para i-encourage, at para maging example sa mga kapatiran namin sa simbahan at sa mga kapwa naming mananampalataya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Cause there is some hidden love, hidden love, hidden love just for us. Ivan, ang isang major na nabago sa akin, dagdag siya talaga sa priorities ko. Kasi dahil matagal naman akong single at siya naman ang unang boyfriend ko, syempre bago sa akin yung lahat. Ako yung tipo ng lalaki na pabaya sa sarili. Bagamat alam ko yung ginagawa ko, pero ginagawa ko sa sarili kong diskarte. Kung ano yung maisip kong
gagawin, gagawin ko. Kung ano yung sasabihin ko, sasabihin ko. Actually, natulungan niya ako mag-improve. Sa totoo lang, ay tinulungan niya ako mag-improve sa kung paano ko dapat tignan yung ginagawa ko, sa kung paano ko dapat i-consider yung mga sasabihin ko. At tinulungan niya ako na mas maging maingat sa lahat ng ginagawa. Sa inyong dalawa, Ivan, enjoy. Maging sa lahat po ng sumasaksi sa kasalang ito. Dahil ang biyaya, pag-ibig at habag ng Diyos na kay Kristo ang kakailanganin ninyo sa inyong pagsasama. Sapagkat ang biyayang ito ng ating Panginoon na magiging matibay na pundasyon ng inyong pagsasama. Ang aalalay, magpoprotekta at magpapatatag sa inyong pagmamahalan. Siyempre, hindi. Pero hindi naman nagtagal. Na-confirm ko naman from the Lord na siya na talaga yung answered prayer na hindi ko naman talaga hinihintay nung time na yon, pero ibinigay sa akin. So, ibigay mo na, Ivan, ang matagal nang hinihintay nito. Basta ikaw, mahal, ako, tayo, magpakailan. Ikaw at ako, saan mang dako. Mahal kita, Joy, at mas mamahalin pa kita. Ikaw at ako, tayong dalawa. Masaya at masarap mangarap kasama ka. Excited ako sa mas maraming kasunod na taong mananalangin at maglilingkod tayong magkasama sa Diyos at sa ating mga pamilya. Walang iwanan, walang balikan, walang saulian sa magulang.